alamin. Meron ba kayong halamanan sa bahay? Ano-ano ang mga tanim ninyo? Paano ninyo ito pinangangalagaan? Kung ito'y inalagaan, nagkakaroon ba ito ng maraming produkto? Mahalagang matutunan ang tamang pagpuksa sa mga kulisap at peste sa mga halaman ninyo. Tuturuan ka kung paano ang masistemang paggamit sa pamatay kulisap at peste. Matututunan mo ang wastong paraan sa pagpuksa ng mga peste at kulisap. Matapos pag-aralan, inaasahang kaya mo nang ipaliwanag ang maidudulot na kapaki-pakinabang sa paggamit ng pamuksa ng kulisap at peste. Sundin ang mga masistemang paggamit ng mga pamatay kulisap at peste na may pag-iingat. Sugpuin ang mga kulisap at peste na sumisira sa mga pananim sa pamamagitan ng pagsunod sa mga masistemang paraan. Subukin, gawain man. Bilang paghahanda sa aralin, subukang sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Biliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa kwaterno. Una, alin sa mga sumusunod na uri ng halaman ang mabisang pestisidyo gamit ang tuyong dahong ito? A. Ilang-ilang. B. Siling labuyo. C. Tabako. D. Anahaw. Blank number 2. Dapat bang puksain ang mga insektong kumakain ng mga dahon? Letter A. Oo. B. Hindi tiyak. C. Hindi. Letter D. Hindi alam. Number 3. Mainam bang gamitin pamatay ng kuto ang sili, sibuyas at luya? Letter A. Oo. B. Hindi tiyak. C. Hindi. Letter D. Hindi alam. Blank number 4. Anong uri ng halaman ang pinakamabisang insect repellents na madalas na ginagamit ng mga magsasaka? A. Lemongrass. B. Watermelon. C. Ilang-ilang. D. Spring onion. Blank number 5. Ito ay isang uri ng pananim na ginagawang pestisidyo ang pinatuyo at dinikdik na bunga nito at mainam bubod sa mga halamang pinamumugaran ng mga insekto. A. Kamyas. B. Kamatis. Letter C. Pulang sili. Letter D. Atis. Gawain to. Panoto. Iwasto ang pagkakasulat ng mga salitang may salungguhit sa bawat bilang. Isulat ang tamang sagot sa inyong kwaderno. Halimbawa, ito ay isang uri ng peste na sobrang mapaminsala sa mga punong kahoy. Sagot, armored scale. Blank number 1. Ang pesteng ito ay madalas umatake sa mga dahon ng halaman na mabilis naman nitong ikinasisira. Maaring puksain ang mga ito gamit ang pagpapausok. Blank number 2. Ang pesteng ito
ay naninirahan sa mga dahon at nagiging dahilan ng pagkasira at pagkabulok nito. Maaaring puksain ang mga ito sa pamamagitan ng binurog na sili, sibuyas at luya. Blank number 3, ang pesting ito ay madalas na naninirahan sa mga tuyong dahon at iba pang mga sirang bagay. Pwedeng puksain ang insektong ito gamit ng metal parathion. Blank number 4. Mabilis itong dumami sa pamamagitan ng pangingitlog sa mga malalagong damuhan. Pinupuksa ang mga ito sa pamamagitan ng natural insect attractant na gawa sa pinaghalong suka, tuba, at asukal, molasses. Blank number 5. Mabilis itong umatake sa mga dahon ng mga halamang gulay at binubutas ang mga ito. Mabilis itong mapuksa gamit ng NIA o Natural Insect Attractants. Aralin 1. Kulisap at peste, puksain na. Ang paghahalamang gulay ay nangangailangan ng sapat na atensyon upang maiwasan ang pagkasira ng mga ito. Ang regular na paglilinis sa paligid ay dapat isaalang-alang upang maiwasan ang pag-atake ng mga peste at kulisap na maaring maging sanhi ng pagkasira ng mga halamanan at pagkabulok ng mga bunga nito. Balikan. Sa nakaraang aralin, nabanggit ang mga pamamaraan sa wastong pangangalaga ng mga halaman. Subukang balikan ang mga ito sa pamamagitan ng pagsagot sa mga sumusunod na pagsasanay. Panuto. Suriin ang iba't ibang paraan ng pag-aalaga ng halaman. Sagutin ng tama kung ito ay nagpapahayag ng wastong pamamaraan at mali kung hindi. Gawin ito sa iyong kwaderno. Blank number 1. Siguraduhin maayos at nasa mabuting kondisyon ang lahat ng mga kasangkapang gagamitin sa paghahalaman. Blank number 2, gumagamit ng PPEs o Personal Protective Equipment kung magtanim o maglilinis sa halamanan. Blank number 3, iwasang maligo at maghugas ng kamay pagkatapos ng mga gawain at pagkagaling sa halamanan. Blank number 4, iwasang hawakan ang mata o anumang parte ng mukha habang naglalagay ng abonong organiko. Blank number 5, siguraduhin hindi nakatapak sa lupang basa upang hindi madulas. Tuklasin. Maraming mga paraan na pwedeng isaalang-alang sa wastong pangangalaga ng mga halamang gulay. Ilan sa mga ito ay ang pag-aalaga na ginagamitan ng organikong pamamaraan upang mapangalagaan ang kapaligiran at maiwasan ang pagkasira ng lupa.
sa pagpapatuloy ng aralin, kilalanin ang mga mapaminsalang kulisap o peste at alamin ang ilan mga karagdagang paraan sa pagsasagawa ng organiko at masistemang pagpuksa sa mga ito. Sa pamamagitan ng pagsagot sa mga pagsasanay. Gawain 1. Panuto. Sagutin ang bawat bilang at piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. Gawin ito sa kwaderno. Lip ruler, aphids, ladybug, tabako, luya, sibuyas, siling laboyo. Blank number 1. Ito ay isang uri ng organikong pestisidyo na kailangan tantarin ng pino ang bawat sangkap at sabay-sabay na pakuluan ng 1 hanggang 2 minuto. Blank number 2. Ang testing ito ay naninirahan sa mga dahon at nagiging dahilan ng pagkasira at pagkabulok nito. Maaaring puksain ang mga ito sa pamamagitan ng organikong pestisidyo. Blank number 3. Mabilis itong umatake sa mga dahon ng mga halamang gulay at binubutas ang mga ito. Mabilis itong mapuksa gamit ng NEIA o Natural Insect Attractants. Blank number 3. Mabilis itong umatake sa mga dahon ng mga halamang gulay at binubutas ang mga ito. Mabilis itong mapuksa gamit ang NEIA o Natural Insect Attractants. Blank number 4. Uri ng organikong pestisidyo na tuyong dahon ang ginagamit at kailangang pakuluan at palamigin muna sa isang lalagyan bago gamitin. Maaari itong ibomba sa mga halamanan na mayroong matinding pinsala. Blank number 5. Ang pesting ito ay madalas umatake sa mga dahon ng halaman na mabilis naman itong ikinasisira. Maaaring puksain ang mga ito gamit ang pagpapausok. Gawain 2. Panuto. Sagutin ng tama kung ang pahayag ay nagsasaad ng wasto at mali. Kung hindi, gawin ito sa inyong kwaderno. Blank number 1. Ang paggamit ng organikong pestisidyo ay nakakatulong upang maiwasan ang pagkasira ng kalikasan. Blank number 2. Ang pagpapausok ng mga puno at halaman ay nakakatulong para puksain ang mga peste at kulisa. Blank number 3. Iwasang alisin ang mga kulisa at peste na kumakain sa mga halaman upang ito ay dumami. Blank number 4. Mainam na pandilig at pinaghalong dinurog na sili o katas ng neem tree sa tubig. Blank number 5. Ang pagtatanim ng insect repellents gaya ng lemongrass ay hindi epektibo bilang pamuksa sa mga insekto, kulisap at peste. Suriin. Maraming mga insekto ang mapanira
sa mga halamang gulay. At ito ay nagdudulot ng pagkalugi para sa mga magsasaka. Mula sa pagpupunla hanggang sa pag-ani, hindi maiwasan ang paglaganap at pag-atake ng iba't ibang insekto. Kaya naman, ang mga magsasaka ay gumagamit ng iba't ibang pamamaraan ng pagpuksa nito. Kagaya ng paggamit ng mga organikong pestisidyo at ilan lamang ay hindi maiiwasang gumamit ng mga chemical na nakakasira sa kalikasan at may masamang dulot sa kalusugan ng tao, at may iilan ding gumagamit ng mechanical na pamamaraan o ang pagpuksa gamit ang kamay lamang. Alamin at kilalanin ang iba't ibang kulisap at insekto na madalas umatake sa mga halamang gulay at kung paano mapupuksa ang mga ito. Armored skill, ang pesting ito ay sobrang mapaminsala sa mga punong kahoy. Mahalagang panatilihing malinis palagi ang buong kapaligiran na maaaring pagpugaran ang mga ito. Ring borer, ladybug, black bug, at gamu-gamu. Ang pesting ito ay madalas na naninirahan sa mga tuyong dahon at iba pang mga sirang bagay. Pwedeng puksain ang insektong ito gamit ang methyl parathion upang maiwasan ang pagdami ng mga ganitong uri ng insekto. Panatilihing malinis ang buong kapaligiran at siguraduhin walang mga nakatambak na basura. Aphids, ang pesting ito ay naninirahan sa mga dahon at nagiging dahilan ng pagkasira at pagkabulok nito. Maaaring puksain ang mga ito sa pamamagitan ng dinurog na sili, sibuyas at luya. Plant hoppers, mabilis itong dumami sa pamamagitan ng pangingitlog sa mga malalagong damuhan. Pinupuksa ang mga ito sa pamamagitan ng NIA, Natural Insect Attractant, na gawa sa pinaghalong suka, tuba at asukal, molasses. Leaf ruler, mabilis itong umatake sa mga dahon ng mga halamang gulay at binubutas ang mga ito. Mabilis itong mapuksa gamit ng NIA o Natural Insect Attractants. Mainam din na magtanim ng mga insect repellents sa paligid ng mga kamang taniman tulad ng mga tanglad o lemongrass. Web worm, ito ang pinakamabilis puksain sa lahat ng mga insekto kulisap. Kailangan lamang sunugin ang mga supot nito kasama ang uod upang hindi na ito muling makapaminsala. Ladybug, ang pesting ito ay madalas umatake sa mga dahon ng halaman na mabilis naman itong ikinasisira. Maaaring puksain ang mga ito gamit ang pagpapausok. Mga organikong pamamaraan ng pagsugpo sa kulisap at peste.
Ang peste at kulisap ay mga pangunahing dahilan ng pagkasira ng mga pananim. Maraming mga paraan ang pwedeng gawin upang sugpuin ang pag-atake ng mga ito. Ang pinakamainam at ligtas na pamamaraan ay ang paggamit ng mga organikong pestisidyo na mainam na sa kapaligiran at walang masamang epekto sa kalusugan ng tao. Narito ang ilan sa mga organikong pestisidyo at mga hakbang sa tamang pagsasagawa at paggamit ng mga ito. Una, tabako. Magpakulo ng tuyong dahon ng tabako at palamagin sa isang lalagyan. Tuwing gagamit nito, kumuha lamang ng isang bahagi at haluan ng tubig. Maari itong ibomba sa mga halaman na mayroong matinding pinsala. Ito ay mainam sa lahat ng uri ng insekto. Pangalawa, pulang sili. Ito ay isang uri ng pananim na ginagawang pestisidyo. Ang pinatuyo at dinikdik na bunga nito at mainam ibubod sa mga halamang pinapamugaran ng mga insekto. Tatlo, luya, sibuyas, siling labuyo. Tadarin ng pino ang bawat sangkap at sabay-sabay na pakuluan ng isa hanggang 2 minuto. Palamigin at ilagay sa isang malinis na lalagyan. Sa paggamit nito, kumuha ng 3 o 4 na bahagi ng tubig at ihalo sa isang bahagi ng pinakuluang mga sangkap. 4. Gas at sabon. Paghalu-aluhin lamang ang 1/4 na mga sangkap sa isang litrong tubig at ibomba sa mga halaman na may maraming mga insekto. 5. Atis. Durugin lamang ang mga buto nito at haluan ng tubig. Ibomba sa mga halamang madalas na pinamumugaran ng mga langgam at iba pang mga insekto. 6. Abo ng kahoy. Maaring ito ihalo sa tubig na may sabon at magkasindaming bahagi ng abo at pinulbos na apog at ibubod sa paligid ng mga halaman. Ibumba ito sa mga halamang inaatake ng mga pinong insekto. Pagyamanin. Sa pagpapatuloy ng aralin, masusukat mo kung gaano nakalawak ang mga bagay na natutunan mo sa pamamagitan ng pagsagot sa mga sumusunod na pagsasanay. Panoto. Sagutin sa kwaderno ang pagsasanay at punan ang patlang ng tamang sagot. Number 1. Ang buwang ay ang pinakamabilis puksain sa lahat ng mga insekto, kulisap. Kailangan lamang sunugin ang mga supot nito kasama ang uod upang hindi na ito muling makapaminsala. Magpakulo ng tuyong dahon ng puwang at palamigin sa isang lalagyan. Tuwing gagamit nito, kumuha lamang
ng isang bahagi at haluan ng tubig. Ito ay mainam sa lahat ng uri ng insekto. Ang buwang ay isang uri ng pananim na ginagawang pestisidyo. Ang tinatuyo at dinikdik na bunga nito at mainam ibubod sa mga halamang pinamumugaran ng mga insekto. Blank number 4. Ang puwang ay isang uri ng peste na naninirahan sa mga dahon at nagiging dahilan ng pagkasira at pagkabulok nito. Maaaring puksain ang mga ito sa pamamagitan ng dinurog na sili, sibuyas at luya. Blank number 5. Durugin lamang ang mga buto ng puwang at haluan ng tubig. Ibomba sa mga halamang madalas na pinagpupugaran ng mga langgam at iba pang mga insekto. Isa-isip, ano pa ba ang mga dapat mong alamin? Kailangang gumamit lamang ng organikong pamuksa sa peste dahil wala itong masamang epekto sa katawan ng tao. Hindi madali ang paggawa ng organikong pamuksa. Kailangan itong paglaanan ng oras, wastong atensyon at masusing pag-iingat. Mahirap itong gawin kaysa sa mga chemical at artificial na madaling mabibili sa tindahan. Dapat mong malaman na may mga paraan na nakakatulong din sa pagpigil sa mga insekto, tulad ng intercropping o pagtatanim ng iba't ibang klaseng halamang gulay sa isang taniman. Gawain 1. Panuto. Punan ang sumusunod na talahanayan. Ano-ano ang mga uri ng peste o kulisap na inyong natutunan? Ano-ano ang mga organikong pamamaraan ng pagpuksa sa mga peste o kulisap? Gawain 2, panuto, kumpletuhin ang sumusunod na pahayag. Ang paggamit ng puwang, pamamaraan ng pagpuksa ng mga puwang at puwang ay nakatutulong sa kalikasan at maiiwasan ang tuluyang pagkasira ng lupa. Isagawa, sa tulong at gabay ng mga magulang o nakakatandang kapatid, gawin ang iba't ibang paraan sa pagpuksa ng peste at kulisap. Habang ginagawa ito, ay bigyan ng score ang sariling paggawa gamit ang rubric sa ibaba. Una, paghahalo ng dinurog na sili, sibuyas at luya sa tubig na pandilig. Kalawa, pagpapausok sa mga puno at halaman gamit ang mga tuyong dahon. Katlo, pag-aalis ng mga uod, kulisap na makikita sa mga dahon at sanga. Apat, maglagay ng attractants gawa sa pinaghalong suka at asukal. Ikabit sa halaman na nakabitin. Lima, magtanim ng mga insect repellents. Narito ang mga kriteriya at score. Tamang pagpapakita ng pamamaraan sa paggamit ng organikong pamatay kulisap. Nasusunod ang mga hakbang
sa paggawa ng mga organikong pamatay kulisap. Nagpapakita ang kawilihan sa paggawa. Nagpapakita na magandang kaugalian sa paggawa. Tayahin, gawain 1. Panuto, piliin ang titik ng tamang sagot. Gawin ito sa iyong kwaderno. Una, anong uri ng pamamaraan ng pagpuksa ng peste ang ginagamitan ng mga kamay? A. Mechanical, B. Chemical, C. Attractants, D. Insect repellent. Blank number 2, alin sa mga sumusunod ang organikong paraan ng pagsugbo ng mga kulisap o peste? A. Pagpapausok, B. Pag-abono, C. Pagbubungkal, D. Pagdidilig. Blank number 3, alin sa mga sumusunod na kulisap ang bumubutas ng mga dahon? A. Webworm, B. Ladybug, C. Plant hopper, D. Leaf ruler. Blank number 4, alin sa mga sumusunod ang pinakamabisang organikong pamuksa ng peste? A. Dinurog na carrots at singkamas, B. Dinurog na bawang, C. Dinurog na paminta na may suka, D. Dinurog na sili, sibuyas at luya. 5. Alin sa mga sumusunod ang napupuksa sa pamamagitan ng pagputol at pagsunog ng supot na kasama ang uod? A. Leaf rulers, B. Plant hoppers, D. Armored scale, D. Webworm. Gawain 2. Panuto, punan ang bawat patlang sa pangungusap ng tamang sagot. Gawin ito sa iyong kwaderno. Blank number 1, tantarin ang pino ang mga puwang at sabay-sabay na pakuluan ng 1 o 2 minuto. Palamigin at ilagay sa isang malinis na lalagyan. Sa paggamit nito, kumuha ng 3 o 4 na bahagi ng tubig at ihalo sa isang bahagi ng pinakuluang mga sangkap. Blank number 2, ang puwang ay uri ng pesteng mabilis umatake sa mga dahon ng mga halamang gulay at binubutas ang mga ito. Mabilis itong mapuksa gamit ang NIA o Natural Insect Attractants. Blank number 3, ang puwang ay madalas umatake sa mga dahon ng halaman na mabilis naman nitong ikinasisira. Maaaring puksain ang mga ito gamit ang pagpapausok. Blank number 4, ang puwang ay isang uri ng pananim na ginagawang pestisidyo ang pinatuyo at dinikdik na bunga nito at mainam ibubod sa mga halamang pinamumugaran ng mga insekto. Blank number 5, maaring ihalo ang puwang sa tubig na may sabon at magkasindaming bahagi ng abo at pinolbos na apog o ibubod sa paligid ng mga halaman. Ibomba ito sa mga halamang inaatake ng mga pinong insekto. Karagdagang gawain. Sa gabay ng inyong magulang o ibang nakakatanda, isagawa ang mga pamamaraan ng pagpuksa sa mga kulisap at peste sa inyong sariling halamanan. Isulat ito sa sumusunod na talahanayan. Mga pamamaraan ng pagpuksa ng mga kulisap at peste. Nandun yung petsa at saka remarks. Halimbawa, paglalagay ng dinurog na sili, sibuyas at lupa na pandilig.